Magandang araw ulit sa ating lahat, ano? Ngayon naman, i-share ko lang sa inyo yung papaano nakukuha yung mga sukat ng drawing na dati-dati na napag-aaralan natin sa eskwelahan na yung sa math, yung kung maalala natin yung tungkol sa Pythagorean theorem, bali kung saan yung kung paano niya kinukuha yung sukat ng triangle. Ngayon paki-correct na lang po ako kapag mali ako. Oh, sige, dito kung mapapansin natin, dito sa drawing natin may dimension tayo na naka-diagonal mula rito sa kanto at saka sa kanto rito. Ngayon, ito yung dito natin i-apply kung kapag ginawa natin yung frame natin, itong frame natin kapag inassemble natin, dito natin malalaman kung eskwalado yung pagkakagawa natin itong rectangle frame na to. Kaya yung drawing may nakalagay rito, check. Bali kapag inassemble natin, check. Yung diagonal measurement niya. Kumbaga kung sa triangle, hypotenuse. Ngayon dito natin makukuha yan. Bali, eto may ginawa na akong triangle dito. Eto pala, eto sa mga nag-a-apply ng trabaho na fabricator. Eto sa kapag kung sakali lang na itanong sa inyo, makakatulong sa inyo to. Kung sakali lang kapag itinanong ito, yung paano natin malalaman kung yung right triangle ba siya. Ito yung pinaka parang ano bang tawag dito, yung bang laging itinatanong, parang common sense, laging itinatanong sa mga interview kapag na-tiyempo natin na itanong sa atin. Yung pinaka basic, maglalagay sila dito, 3, 4, tapos ano ngayon yung measurement ito. Ngayon, common sense. Hindi pala common sense. Yan yung parang ina-abstract tayo kapag nakasalang tayo sa interview. Ngayon, 3, 4, short side, long side, at saka itong hypotenuse natin. Ito yung para malaman natin na 90 degrees to siya, 90 degrees, 90. Para malaman natin 90 degrees, kailangan natin makuha yung sukat ito. Bali yung kapag na-encounter natin na 3, 4, 5, anong sagot mo rito? Anong isasagot natin dito? 5 yan. 5. Bakit? Ganito yan. Bali, kunin natin yung formula, no? Yung formula tayo. A squared plus B squared equals C squared. Pagpalagay natin itong C squared natin, ito yung hypotenuse natin. Yan, hypotenuse natin. Ito siya. Ngayon, yung A natin, pagpalagay natin yung 3, bali, 3 squared plus yung B natin, 4 squared. Pagpalagay natin dito, tapos A. Yan. Ngayon kukunin na equals C squared. Ngayon, gagamitan natin siya ng kukwentahin natin siya. Bali yung 3, ita times natin, multiply by itself,
So, bali 3 times 3. Hindi siya 3 times 2 ha, 3 times 3. 3 times 3 equals 9. 9 ha. 9 plus 4 times 4 16 equal C squared. Tapos pagsasama ito, to i-add na natin yung dalawang side. Bali 9 plus 16 equal 25 ba? Sandali, double check natin. 9 plus 16 25 equal C squared. Ngayon, dahil yung hypotenuse natin naka-square root pa rin siya, i-square natin siya pati itong 25 natin. So, dito tayo. So, square root ng 25 equal, kita pa ba? Ayan. C squared. Yan. Bali, 25, square root ng 25 is 5. Equal, square root ng C squared, C. Kaya yung C natin, o kaya, or hypotenuse natin, or hypotenuse, 5. Yan. Kaya itong 5 na to, ito yung longest side ng triangle, yung hypotenuse. Yan. Ngayon, i-apply natin sa drawing. Sa drawing natin i-apply na. Ito. Yan, meron na tayong i-apply natin siya sa drawing. Ito. Dito tayo sa papel natin na medyo malinis. Ngayon, kukunin natin yung nakita natin yung frame natin. Ito, rectangular frame siya, di ba? Bali, yan. Yung height niya, yung length. Tasa natin konti. Square natin. Rectangle natin, tapos baba. Ngayon, ito yung kukunin natin yung sukat. Para malaman natin kung baluktot. Para malaman natin kung baluktot. Ulit. Take 2. Yan. Yan. Kukunin natin itong hypotenuse na to. Bali, ito na yung hypotenuse niya. Yung, bali, apply natin. Pag square tayo. Tama. A lang muna, A tsaka B, tapos C. So, sa drawing makikita natin yung sukat niya. Yung sukat itong side na to. Itong side na to. Yan, yung side na yan, ito yung sukat niya. Ito. 250. So ito 250 yan. 250. Tapos yung pinaka length niya, yung length niya, ayan. Kunin natin yung length niya. Dito siya nag point. So dito sa dulo. 1490. Yan. Yan, gamitin natin ang formula para makuha natin yung hypotenuse niya, yung diagonal measurement niya, para malaman natin na square ito. Bali, A squared plus B squared equals C squared. Okay? So, i
ikukwenta. Yung a squared natin, pagpalagay natin ito, pagpalagay natin a, tapos ito, b. Tapos yung c natin, ano pa rin, di ba? Dito tayo sa baba. Dito tayo sa baba para taob muna natin to, no? Taob muna natin para malaman natin kung tama yung computation natin. Yan. So, i-apply na natin e squared 250 squared plus b squared 1490 squared equal to c squared. Multiply natin. 250 times 250 62500 62500 plus 1490 times 1490 equals 2 2 2 0 1 0 0 equal c squared. And ito total na natin plus 62500 equal. Yan yung 2 2 8 2 600 equal say c squared. Di yung para makuha natin yung hypotenuse niya, kasi i-square natin tong yung sum ng dalawang side i-square natin para ma-square din natin tong c squared. Yan. So, ayan na yung total natin, square root niya. Ilan yan? 1, 5, 10.8. Bali, 1, 5, 10.8 or 11 na natin. Round up natin. 11. Oh, basta dyan lang total natin. Tapos, C. Kaya ito yung hypotenuse natin. One, five, 10.8. Kaya kapag nakuha natin itong hypotenuse niya sa kanto-kanto, yan yung nasisiguro natin na eskwalado yung prime natin. Tingnan natin sa drawing. Yan. Ito. Bali, yung diagonal measurement niya sa kantong do, sa kanto ron at sa kanto rito, pag sinundan natin yung guhit, baba tayo, baba, 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 baba. Check. Ano yung measurement niya? 1, 5. Yan. 1, 5, 11. Yung computation natin, ayan, 1, 5, 10.8. Ngayon, ito yung bali inassemble ko na to, nagawa ko na yung frame. Dito tayo i-actual natin sa frame. I-actual natin sa pag-measure ng frame. Okay? Clipboard natin. Lagay natin sa clipboard para yan. So, ito yung
Ito yung prime na ginawa natin. Oh. Bali yung side niya, itong side na to, ito, itong side niya na yan, 250. Check natin dito. Yan, 250. Nakasabit doon. Tapos ito naman kukunin natin, yung yan, 1490. Pap, sabit natin doon sa dulo. Sabit natin sa dulo. 14 yan, 1490. Ngayon, yung sinold natin kanina para malaman natin is palado yung frame natin kasi ayan rectangle siya, di ba? Para malaman natin is palado. Yung 1511 na yan, i-check natin. Sabit natin dito sa kanto. Tapos ayan, naka-diagonal siya na, ayan. Tapos itatama natin dito. Yan yung sukat natin. 1 5 10 point 5 or point 10. Okay lang yan. Tapos yung kabila 1 5 10, oh. Ngayon hindi lang ito yung side na hindi lang ito yung side na susukatin natin, pati yung kabila para malaman natin eskwalado. Yan kabila, sabit natin doon. Yan, 1 5 10 point something. Yan, ibig sabihin yung frame na ginawa natin eskwalado. Yan yung mga pinag-aralan natin sa eskwelahan. Kapag i-repress lang natin, mai-apply natin sa fabrication. Kaya lahat ng mga sukat nito, lagi nating isipin natin yung pinag-aralan natin sa mat. Ngayon kapag hindi natin ma-repress lang natin, no? Manood tayo sa mga YouTube, kung sa YouTube o kung saan pa, manood tayo kung para ma-repress yung memory natin. Okay, o hanggang dito nang ulit. Kapag may tanong kayo, kapag kaya ko, sasagutin natin. No? Tapos, abangan nyo ang susunod kong video. Basta yung video natin, welding at saka fabrication. Para kung sakaling mag-apply tayo ng fabricator sa Pilipinas, magagamit natin to, yung pagbasa ng drawing. Kapag dito naman, kapag gusto nyo naman mag-apply papunta rito sa Australia, ang tawag dito sa mga fabricator, boilermaker ang tawag. So, boilermaker sa Australia, fabricator sa Pilipinas, o kaya sa iba pa. Basta, lagi na, basta, pilitin nating kapag welder tayo, no? Kapag welder tayo, yung welding ngayon may kasama ng fabrication. Kaya kapag bibihira lang dito yung welder ka lang, o yun lang trabaho mo. Dito, kapag binigyan tayo ng drawing, kahit papano, paunti-unti lang, basahin natin ng paunti-unti. Ngayon, kapag meron tayong hindi alam, o kaya sabihin natin na hindi natin alam, tapos tanong natin, paturo tayo, wala naman problema ron. Kasi mahirap yung hindi na natin alam, tapos tinuloy natin. Tapos pagdating ng oras, mali pala, sayang sa oras. Di ba? Yung sayang sa oras. Kaya kapag meron tayong hindi naintindihan, magtanong tayo. Okay, hanggang dito na lang ulit.